Sama atin po ang biyaya, awa, abag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan mula kay Yahawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ipaglilingkod ko po batay sa banal na kasulatan ay yung salitang magpasalamat. Yung pong salitang pasalamatan na inimbento ng mga maraming reliyon na di umano ay aaral ng Diyos. Yung pong salitang pasalamatan, wala ka pong mababasa nun. Pero yung magpasalamat, meron. Yan. Unahin ko na po itong nakalagay sa unang Kronika 16:7. Na magkagay ng araw na iyo'y unang iniutos ni David ang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Asaf at ng kanyang mga kapatid. So yung magpasalamat sa Panginoon ay mababasa. Pero yung pong pasalamatan na kalakip po ay pera, ay wala po tayong mababasa noon sapagkat yan po ay inimbento lamang ng mga mangaral para makalikom ng pagkarami-raming salapi. Ayan, babasa pa po tayo. Nehemias 11:17 at si Matanyas na anak ni Mika, na anak ni Sabdi, na anak ni Asaf na siyang pinuno upang magpasimula na magpasalamat sa panalangin. At si Bakbusias sa ikalawa sa kanyang mga kapatid at si Abda na anak ni Samua, na anak ni Galal, na anak ni Jedotun. Magpasalamat sa panalangin. Dalawang talata na po yan. At dito sa awit, 105:1, o magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. So tatlong talata na tumutukoy, yung pagpapasalamat po pala ay pananalangin. Ano po? 119:62, sa ating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na katulang. Biro mo, babangon sa ating gabi at magpapasalamat. Tsak, hindi po involved dito ang pera. 122:4 ng awit, na iniahon ng mga lipi sa makatidbagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatotoo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Yan po ay sa lumang tipan. Pagdating doon sa sulat ni Pablo sa bagong tipan, ang sabi dito sa Epeso 5:4, o ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro ay di nangarapat kundi kayo'y magpasalamat. So wala pong involved na pera dito. Epeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yahawasyay sa Diyos na ating Ama. Unang Tesalonika 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sa pangalawang Tesalonika 2:13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon. Sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Unang Timoteo 2:1, una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na tungkol patungkol sa lahat ng mga tao. Sa 10 sitas na atin pong nabanggit, ni isa sa 10 talata ay wala po tayong nabasa na magpasalamat o pasalamatan ng pera. Ano po ba ang pagkakaiba ng pagpapasalamat ng mga reliyon o yung sinasabi nilang pasalamatan? Dito po sa Mateo 15:36, at kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Yung pong salitang nagpasalamat
nagpasalamat. Kasi po, ginagamit nila ito bilang, ito po kasi, ang dami nang naging pera niyang salitang pasalamat o yung pasalamatan. Actually, sabi ko nga sa inyo, yung salitang pasalamatan, wala po kayong mababasang ni isang talata sa kasulatan. Ano po? Yan, nagpasalamat. O kaya, salamat. Pero yung pasalamatan na pera, ay wala po tayong mababasa niyo. Ito po. Ito yung mga pagkakataon na nagpasalamat siya. Mateo 26:27, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat diyan. So, nagpasalamat. Saan nagpasalamat? At doon ba sa pagpapasalamat niya, may lakip na pera gaya ng pong nasarilyan. Gaya nga po ng ADD, tatlong araw na pasalamatan. Tatlong araw po yun, walang uwian po yun. Tatlong araw, tatlong gabi, ando sila, nagpapasalamatan. Eh, siguro, ang tanong natin, saan ninyo mababasa yung tatlong araw na pasalamatan na may lakip na pera? Ayan, kung kayo po ay talagang sa Diyos at talagang ang inyo pong ipinangangaral ay sa Diyos, saan po ninyo mababasa na nagkaroon sila ng pasalamatan na tatlong araw? Eh dito kasi, nung magpasalamat siya, wala ho ito isang araw eh. Di po ba? Halos sa ilang minuto lang yata ho ito. Kasi pagkatapos nila ho ito, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila, nagsasabi, magsinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dapat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon na hindi na ako iinom itong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkaabit nila ng isang himno, nagsiparaon sila sa bundok ng mga olibo. O isang dali lamang po yung pong ginawang pagpapasalamat niya. E meron nyo tatlong araw na nagpapasalamat yung mga ADD o yung MCGI doon sa kanilang pasalamatan doon sa Apalit, Pampanga. Meron po ba kayo nabasa o doon sa mga manggagawa ng mga ng ADD? Ito ang bigay nyo ng sagot. Saan po ninyo nabasa na tatlong araw nagpasalamat yung mga alagad na may lakip na pera? Yan. Sige po. O kaya itanong ninyo kay Ingkong, anong talata? Para naman meron kayong maipang sagot doon sa magtatanong sa inyo. Pasalamatan, wala kayong mababasa niyan. Ano? O muli po, ito po ay isang daya ni Satanas. Pasalamatan, tatlong araw. Isang daya po yan ni Satanas. At yan po ay nais po nating ihantag upang itong kasinungalingan o pandaraya ni Satanas ay mabunyag. Muli po, maraming pong salamat. Ito po si Brad Emmanuel Umali. Maraming pong salamat sa inyong lahat.